Ganito kasi ang nangyari noon. Itong kapitbahay at kaibigan kong si Michelle na ipinasok ko sa trabaho ay kasama kong nakulong. Tapos nabartuli na siya kasi pinatulan niya yung bidabidang presong babae na si Barda. Eh bata ng warden yun. Tapos ito namang si Barda, ako naman ang napag-initan. Kaya ayun, binitbit ako ng warden at ipapasok din ako sa Bartolina. Kaso pagbukas niya ng pinto, biglang may kumagat sa kamay niya, si Michelle. Naku, sa maniwala kayo at hindi, aswang pala yun, pati ang asawa niya. Pero mabuti na lang at kaibigan ang tingin niya sa akin, kaya hindi nila ako sinaktan. Tinulak nila ako palabas ng Bartolina, tapos ayun, nagkagulo na. Lahat ng humarang sa kanila palabas sa kulungang yun, eh pinagsasakmal. Sa totoo lang, masaya ako na nakataka sila. Mabait naman kasi si Michelle at masaya rin ako na natagpuan niya ang asawa niya ron. Yung pala ang napabalitang aswang na kumakain ng mga presong nababartolina. Kaya pala hindi na sila nakakabalik. Akala ko nga nun katapusan ko na eh. Nakaligtas ako dahil sa kanila. Sayang nga lang at hindi ko na sila nakita pagkatapos ng pangyayaring yun. Kwento ni Salome sa mga Marites na nakatambay sa tindahan. O siya, kora na ako ha. May booking ako ngayon eh. Pagtalikod niya ay nagbulungan ang mga Marites. Kanya-kanya ng opinion sa kwento niya. Pumasok si Salome sa isang kondo. Pagbukas niya ng silid, nagulat siya dahil ang customer niya ay si Hepe, si Chief Telmo. Nag-alangani si Salome sa pagpasok sa loob. Pinatuloy siya nito at pinaupo. Anang Hepe, hindi siya binok nito para sa trabaho niya. Meron lang itong ilang katanungan na gusto nitong sagutin niya agad ng maayos. Tumango si Salome. Alam niyang may kinalaman ang tanong nito sa kaibigan niyang aswang at hindi nga siya nagkamali. Inoferan siya nito ng malaking halaga para ituro ang probinsya ng mag-asawa. Pilit inalala ni Salome sa isip kung saan nga ba yung probinsya na nabanggit sa kanya noon ni Michelle. Alam niya na kapag hindi niya sinabi kay Hepe ay mapapahamak siya. Samantala, masaya na ulit ang mag-asawang Lucio at Michelle. Tahimik na silang namumuhay sa probinsya kasama ang mga anak nila, isang babae na 4 na taong gulang at isang lalaki na 12 anyos. Tumating ang isang sasakyan sa baryo nila, sakay nito si Chief Delmo at mga tauhan. Nasa likod ng kotse si Salome. Kapag daw kasi hindi tama ang sinabi nitong lugar, ay doon na mismo nila ito patatahimikin. Naalarma ang mga taga-baryo, ganun din ang mag-asawa. Nang matanaw ni Lucio ang sasakyan ng Hepe, ay agad niyang tinipon ang mga anak. Tumakbo sila sa likod bahay. Pagtakbo nila ron, ay hinarang sila ng grupo ng mga kauri nilang aswang. Sinapihan sila nito na hindi dapat tinatakbuhan ang mga kalaban. Ang sinumang gumambala sa kanilang pananahimik sa baryo ay karapat-dapat na mahulog sa kanilang bitag. Nagkatinginan ang mag-asawa at sinabi sa mga kasama nilang may baril ang mga kalaban. Hindi mapakali si Salome. Nang maglakad si Chief Delmo sa bahay nila Michelle, ay biglang nagdundagan ang mga aswang. Inatake sila ng mga ito. Aswang hunter ang Hepe, kaya alam niya kung paano lalabanan ang mga ito. Ngunit hindi ang mga tauhan na isa-isang napatumba ng mga aswang. Si Salome naman ay kinuha ang baril ng isa sa mga tauhan ni Hepe na humandusay sa harap niya at saka siya mabilis na tumakbo palayo. Akala niya ay makakatakas na siya sa malagim na senaryong yun. Ngunit napapunta pa siya kung saan naroon sina Michelle at iba pang mga aswang. Agad siyang nagkubli sa likod ng malagong halaman at nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Sa wakas ay muling nagkaharap sina Lucio at Chief Delmo. Anang uli, ibabalik niya si Lucio kung saan ito nararapat at lahat ng mga kalahi nito ay ililigpit niya. Sinabi naman ni Michelle na hindi niya hahayaan na magamit pa ng aswang hunter ang asawa niya. Tinawa na lang siya ng Hepe at nilibak. Wala raw karapatang mabuhay ang mga tulad nilang aswang sa mundo ng mga tao. Kaya dapat lang na magpaalipin na lang sila para magkaroon sila ng silbi. Ang sabi naman ni Lucio sa Hepe, hindi inyo ang mundo. Lahat ng nilalang dito ay may karapatang mabuhay ng tahimik. Nagalit ang Hepe. Inulit ang sinabi ni Lucio na tahimik. Anong klaseng katahimikan daw? Tahimik na pambibiktima ng mga tao para maging pagkain nila? Iginiit naman ni Lucio na hindi lahat ng aswang ay tao ang kinakain.
Ngunit ang mga taong tulad ni Hepe ay dapat lang na maging pagkain nila. Napikon si Chief Telmo. Patatamaan na sana si Lucio, ngunit bigla ay siya ang natamaan ng dalawang magkasunod na putok mula sa likuran. Si Salome! Nang tumumba ang Hepe, ay inatake na ito ng mga aswang at nilapa. Nanatili naman sa kinatatayuan ang mag-asawang Lucio at Michelle. Humingi ng tawad si Salome sa nagawa niyang pagkakanulo sa kaibigan at pamilya nito. Dahil sa ginawa niya ay maraming aswang ang nalagas. Pinatawad naman siya ng mag-asawa dahil nakabawi naman siya nang siya mismo ang makadali sa Hepe. Nagulat pa siya sa isinuwalat sa kanya ni Michelle na ang mga magulang ng aswang hunter na Hepe pala ang nakapatay din noon sa mga magulang ni Lucio. Ngayon ay patas na. Hinatian ni Salome ang mag-asawa sa perang ibinayad sa kanya ng Hepe. Ang sasakyan nito ay sinunog ng mga aswang sa baryo upang hindi na ito matagpuan kaya ng mga sumakay dito. Hinila nila ang mga labi at pinagsaluhan sa pagdiriwang nila dahil sa pagtatagumpay nila sa labang iyon. Habang ang mga aswang na nalaga sa kanila ay sama-sama na lang nilang ibinaon sa lupa. Si Salome ay bumalik na sa Maynila. Ginamit niya ang pera para makapagsimula ng panibagong buhay. Hindi na siya magbebenta ng katawan. Naisip na lang niya magnegosyo at mamuhay ng tahimik gaya ng mag-asawang Michelle at Lucio.